Mabilis ang update mga tol, Naoya Inoue. Next fight na si Luis Neri kung manalo kontra Marlon Tapales sa December 26. Ayon nga po sa WBC, kinumpirma ang next fight para kay Monster Inoue. Number 1 challenger si Luis Neri sa WBC, kaya ipag-uutos daw nila na magdepensa ng belt itong si Naoya Inoue. Pero kailangan manalo muna si Inoue kontra Marlon Tapales. Kung sakaling matalo si Inoue at si Tapales ang panalo, siguradong si Tapales na ang mapapalaban kay Luis Neri. Ayon sa post ni Luis Neri, nakanda raw siya lumaban sa Mayo at pangalawang tahanan ang Japan. Nagpost na rin si Memo Heredia bilang conditioning coach ni Luis Neri. Isang great victory umano ang laban kay Naoya Inoue. Inaasahan na ang kampo ni Luis Neri na manalo si Inoue at maging undisputed champion. Hindi kasi nila binabanggit na makalaban nila si Marlon Tapales. Laging si Inoue na lang ang gustong makalaban. Binanggit na rin ni Luis Neri ang pangalan ni Sam Goodman, isa rin sa pinakatarget. Parang nawala sa radar si Janrel Casimero mga tol. Ito ang nagamon sa mga bigatin pero tila walang nagkakainteresado sa ating pambato. Sayang kasi ang huling laban ni Casimero kontra Oguni dahil naging tabla. Kaya abangan po natin kung sino naman ang next fight ni Casimero. Sana kasama sa rankings. Sa iba pang balita, Wonderboy Martin at Marlon Tapales nagsama sa training. Sabi nga po ni Wonderboy, isang malaking karangalan ang makasama sa training camp ang ating 2 Division World Champion Marlon Tapales. Kung ma-upset si Inoue mga tol, maging undisputed talaga si Tapales dyan. Kaya abangan po natin sa December 26. Sa iba pang balita, Terence Bud Crawford nagbigay ng mensahe kay Jaron Ennis. Hindi raw maganda na tawagin kang champion kung hindi mo napanalunan ang titulo sa loob ng ring. Kung si Crawford daw ang nasa kalagayan ni Ennis, hindi raw niya tatanggapin ang belt. Mas maganda raw mapanalunan ang titulong bakante kaysa ipapadala sa iyo via email. Pwede raw niya labanan ang number 3 contender para paglabanan ang bakanteng titulo. Hindi raw sang-ayon si Crawford sa bagong style na ipromote ka na lang bilang full champion. Pero ganyan daw talaga ang politika sa boxing. Pwedeng piliin kung sino ang gustong maging champion. Sa ngayon, move on na raw si Crawford sa IBF na yan. Focus na lang sa mga big fight sa mataas na division. Tapusin lang daw ang rematch kay Errol Spence dahil ito ang nakapirma sa kontrata. Kailangan sundin ang kontrata dahil pwede kang makasuhan kung hindi susundin. Target pa rin daw ni Crawford si Canelo Alvarez bago tuluyang magretiro. Okay mga tol, hanggang sa muli, maraming salamat po.